barangay upang mag-report ng mga announcements po for the barangay for this week. Mula kay Ate Irene Castañeda ng Bonifacio Street. Gandang umaga po. Question, maaari po bang makakuha o magpakuha ng COMELEC certificate at latest MDR PhilHealth? May mga bodyguard na po ang rescuer namin for the protection of the personnel. Ang ating health center ay nagbibigay ng immunization ng measles rubella. Nag-assist po ang ating VAUSI personnel sa nangyaring SAF. Sila po yung nag-encode. Yes. Sa Vlogs, Bangka Lokal Games. Saan? Tatanungin ko po taga Bangkal Main. Magbe-bet po tayo, mga kasama. Yes, ma'am! Enjoy the game! Masama ang loob ni Andre habang minamasdan niya ang nakapahan ng pag-uwi.
ikaw ay nanalo ng livelihood bag mula sa San Lorenzo City. Sir, congratulations! Nagbigay ng clue ha, may nilagay kasi tayo ang pangalan. And the mystery character I see, Rampool! Pabawas, may pumasok. Yeah. At kapaskuhan. Ayan. Ayan. Ito ay isang epiphany. Ha? Oh, letter C. Ayan. Tatlong C. The correct answer is ito, alam mo rin. Oh. Answer. Repeat. Mission Impossible. Ang puno ng ating barangay. Magkakahawak kamay, magkakaakbay, patuloy tayong umahon sa ating paglalakbay. I can see the feelings gone. What happened to the dream? To you it never ends. Too much. Kalye Turist. Mark Gabriel Maghari. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong bagong bangkay public address system. Maging parte po tayo ng solusyon. One Bangkal United. We'll be right back.
barangay upang mag-report ng mga announcements po for the barangay for this week. Mula kay Ate Irene Castaneda ng Bonifacio Street. Gandang umaga po, question. Pari po bang makakuha o magpakuha ng COMELEC certificate at latest MDR PhilHealth? May mga bodyguard na po ang rescuer namin for the protection of the personnel. Sa ating health center ay nagbibigay ng immunization ng measles rubella. Nag-assist po ang ating VAUSI personnel sa nangyaring SAF. Sila po yung nag-encode. Yes. Sa Vlogs Bangkal Lokal Game Saan? Tatanungin ko po taga Bangkal Main, magbebet po tayo mga kasama. Yes, ma'am! Enjoy the game! Masama ang loob ni Andre kapag minarmasdan niya ang nakabahan ng pagod.
ay nanalo ng livelihood bag mula sa San Lorenzo City. Sir, congratulations! Nagbigay ng clue ha, may nilagay kasi tayo ang pangalan. And the mystery character I see, Rampool! Pabawas, may pumasok. Yeah. At kapaskuhan. Ayan. Ayan. Ito ay isang Epipa. Epiphany. Ha? Oh, letter C. Ayan. Tatlong C. The correct answer is ito, alam mo rin. Oh. Answer. Repeat. Mission Impossible. Lord. Ang puno ng ating barangay. Magkakahawa kamay, magkakaakbay, patuloy tayong umahon sa ating paglalakbay. And I can see the feelings gone. What happened to the dream? To you it never ends. Too much. Bangkalye Turismo. Mark Gabriel Maghari. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong bagong bangkay public address system. Maging parte po tayo ng solusyon. One Bangkal United. We'll be right back.
naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipag-adya mo sa sakit na dulot ng 2019 and coronavirus na kumitil sa maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmulan ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristong anak mo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo. Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, mapagampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Sa ayos ng panunumpa, panunumpa ng katapatan sa watawat. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may damal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng samayanang makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Yeah. Good morning. Good morning, audio check. Good morning, Kap. Good morning, Kagadwen. Good morning, Kapwa Kagawad. Morning, Kagawad Chan, Kagawad Saki, Kagawad Rovir. At ngayon po ay February 27, the last Monday ng buwan ng Pebrero. At tayo po ngayon ay nasa ating paliguhang flag ceremony at council report. At nandito po tayo muli kasama ng ating pong konseho para po maghatid po sa inyo ng mga kaganapan ng nakaraang linggo at expectations for the week. At bago po tayo magsimula, umpisa po natin ating pong report kay Kagawad Weng Paz, ang Committee ng Health and Sanitation. Kagawad Weng.
Ayun, magandang umaga sa ating lahat. Good morning. Ayun, sa ating mga kabarangay din na nakatunghay sa atin dito sa ating flag racing. Magandang umaga po sa ating lahat. At sa health and sanitation naman po, ang aming report ay, ayun po, meron ba tayong picture? Ayan, nagkaroon pa rin tayo ng ating conduction para sa OPT ng ating mga kabataan. Yung operation timbang nila, ayan po. Patuloy pa rin pong ginagawa yan. Nakatapos na po sila sa panulukan po ng ating Lacuña. Tanlim at Lacuña, natapos na po sila dyan. At ngayon ay, ngayong araw na ito, magsimula ulit sila sa panulukan ng Hizon at Garcia. So yun, sana lahat lang po talaga ng ating mga anak isali po natin dito para malaman naman po ninyo kung ano po ang kalusugan ng inyong mga anak. Sa para ito po ay ma-record po natin na kung sakali ay sila ay mayroong problema, mapangalagaan po natin at mabigyan po ng tamang pag-aalaga yung ating mga anak. So sana lang talaga po lahat tayo ay isali natin yung ating mga anak. Yan po ay para naman sa kanila at para naman din po sa inyo, para hindi po kayo magkaroon ng problema pagdating ng ayun po. Ayan po yung aming report ng last week para sa atin dito sa ating barangay. Simula sa Health and Sanitation Department, syempre yung ating health worker na nandiyan at ang ating health center, sila po yung lumalabas para po gawin po itong programang ito na para sa ating mga anak. Ayun po, sali lang po tayo para maging maayos po yung ating mga kalagay ng ating mga anak. Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat. Yeah, maraming salamat kagawa Dwayne Paz at sa lahat din ng ating health workers at health personnel na nandyan po sa ating barangay at sa ating health center. Good morning po sa inyo lahat. At ang pagbati sa mga nanonood kay Ate Sis Maria at Ibina Santiago ng Kalye ng Lokban, Antonio Beltran, Tatay. Good morning po kay Tatay Win Castro. Morning po kay Admin Francis Cosio, ating XO, at ating barangay Admin Francis Cosio, at Jembong Nelson. Morning po sa inyo laging nanonood. Okay, next naman po ang ating po committee, chairman ng Rescue and Disaster Management, kagawad Christian Asito. Yes, magandang umaga morning po sa inyo lahat, mga kabarangay, co-employees. Report po on my duty. On my duty, on my accomplishment report sa aking committee. Okay, Direk? Ito po, nagkakaroon na po tayo ng surprise unannounced earthquake drill. Kasi nasanay na po ang mga kabataan sa atin, ang mga schools, sa mga masyadong planado na earthquake drill. Paulit-ulit lang po. Sa ngayon ho, alam na ho na nila ang kanilang mga dapat gawin, ang kanilang mga protocols. Kasi ho, alam nyo po yung nangyari sa Syria at doon po sa Turkey. Ang dami pong nasawi, maraming structure ang nasira, mga building na gumuho. Kaya ang pinapaalala ko sa mga estudyante rin po, yan ang mga teachers nila na magbigay ng announce dahil ang sakuna, walang pinipiling oras yan. Hindi pwedeng sabihin bukas na lang kasi anytime, earthquake, fire, and yung sabihin natin yung mga man-made calamities. Okay? So ayan po, nakita nyo naman. Dito po, ito sa bangkal sa kabila, Lim, bangkal dyan sa malapit sa MRIS. Fire drill po yan. Ayun, nakita ko po yung mga kamataan na actual na nakita ko natataranta. Yung iba hindi alam ang gagawin, patakbo-takbo lang, nakikisali sa mga kaklase nila. Ayan. Okay, next po. Ito naman po, March
March Fire Prevention Month. Sunod-sunod na naman po, knock on wood ang sunog. Ito po ay mahigpit po natin pinapatupad dito. Yung along Osmeña Highway na bawal magsiga. Bawal magsunog ng basura, ng tanso. Yung mga karamihan dito, yung mga scavengers eh. Tanghaling tapat, biglang may report, may umuusok, nagiging malaking apoy na. Ito, along Osmeña, may center island to eh. May nakatirang pamilya, ayan po. Tapos din po sa kabila, sa may release. Although alam namin private na yun, bigla nila po may tatawag na umuusok na malakas, may apoy na doon, rubbish fire. Ayan po, namomonitor ng Bantay Bayan. Ang Pasay Heat po, nasa likod lang po ng Bangkal First Rescue. Ang team leader dito, naka-duty sa akin si Angelo D. That time. Naka-duty sa Fred's noon. Pero nung tumawag ako, sabi ko merong rubbish fire. Kaya ayun, nagsuot ka agad siya ng bunker suit, sumakay sa Pasay Heat. Yun, para mapatay yung apoy na ginawa ng mga nakatira dyan. Ayan. O kaya ngayon, Fire Prevention Month, doble ingat po tayo. Okay, next. Ito naman po, sa Bangkal Elementary School, Maine. Surprise din po yan na earthquake drill naman po. Ito po with coordination with their principal and their DRRM coordinator. Hindi ho alam ng mga teachers at ibang faculty personnel na magkaka-earthquake drill. Kaya kung ano lang po ang madampot nila, yung iba may helmet, yung iba wala. Ayan, meron pong isang casualty reported dyan. Hindi naman totoong nasaktan kasi drill lang nga. Huli, lumabas, naglalakad pa pababa ng hagdanan. Lahat ng kaklase niya, lahat ng schoolmates, nandun na sa evacuation area, siya lang ang mag-isa. Ang sabi niya, may ginagawa daw siya sa library. I don't know kung ano yun, pero pag sinabing drill at nag-alarm yan, susunod ka sa protocol. Tigil lahat ng ginagawa, iwan lahat ng ginagawa. Yun, considered casualty na yun. Kung gumuho yung building, yung isang bata na yun, okay, considered casualty. Ayan po, maganda po ang naisip ng mga DRRM, coordinator ng mga schools. Laki pang coordinate sa akin. Mayroon pa rin po, unannounced. Pero hindi ko sasabihin, unannounced nga. Doon naman tayo sa mga sa mga kuya nila at ate, sa mga high school naman. Tingnan natin kung anong gagawin naman ng mga teenagers when it comes to unannounced drills na gagawin ng barangay Bangkal, ng mga elementary school at high school. Ayan po, sinasabi ko po, ligtas kayo pag lagi kayong handa. Prevention is better than cure. Ayan, sige po, next. Ito naman po, last Monday, during my report yan, nagkaroon ho ng ng vehicle accident sa Makabulos, PB9. Si nanay, senior citizen, nabangga ho ng tricycle. Okay. Head injury siya at malaki ang napinsala. Pagkaalam ko ngayon, alas 8, meron siyang OPD check-up sa OSMAC. Ganun po talaga. Doble ingat lang, lalo na sa ating mga seniors. Hindi naman ho natin pwedeng sabihin bawal ang tricycle along PB9, no? Kasi po, main road yan, national road po yan. Hindi ho yan, hindi ho tayo private subdivision o private exclusive na village na bawal magpapasok ng mga sasakyan sa main road. Okay? Hindi po tayo ganun. Tinanong ko rin sa ating kapitan, main road po at national road. Hindi po natin saklaw yan. So, when it comes to that, pag-iingat po palagi at constant monitoring na rin po ang Bantay Bayan sa mga road accident. Alam nyo, ang Bangkal, lagi yung, yan ang mga report ko
hindi ko na naman pinopost na yung mga ano, yung mga nakahiga sa bahay, pinalagyan ng NGT, ng Foley catheter, yung binibigyan ng oxygen, the, ano, COPD na may mga malalaking tangke na sa bahay. Inaano ko lang yung mga trauma scenario natin. Trauma accident. Trauma crashing forces na bangga na ano na hampas na saksak lahat na yun lang po rin reward dahil ni-respect ko rin po yung mga privacy ng mga recovering patient na pinagdadasal ko rin ho na sana po lahat ng may sakit makarecover na ho. Lahat tayo nakasurvive ng pandemic. Tuloy-tuloy lang natin ang ano, pag-iingat sa ating mga pangangatawan. Okay po. Ayan po. Thank you and good morning. Yeah, maraming salamat kagawad siya na Sinto at sa lahat ng ating rescue personnel sa palagi ang pagmatsyag at pagresponde sa mga pangyayari dito sa ating barangay. Totoo po ang threat ng earthquakes at ito po ngayon ang mga nagaganap sa buo pong mundo. Nabanggit ka po ni kagawad Christian yung sa Turkey at Syria. At maging sa ito lang po nakaraang linggo ay karoon ng malaking lindol sa New Zealand at buti po hindi tayo nagkaroon ng tsunami warning. At sa Indonesia, meron din po. At sa Amerika. So ang threat po of earthquake is real at iba na po ang handa. Okay, para naman po sa susunod na report, welcome po natin si Kagawad Richard Sakilayan, ang Peace and Order Committee Chairman. Kagawad Saki. Magandang umaga po sa ating kapitan. Check. Good morning. Magandang umaga po sa ating kapitan, mga kagawad, at sa ating mga kabarangay at empleyado po. Kawanin ng ating barangay. Good morning. Ito po ang report ng Peace and Order. Yeah, patuloy po. Umaga, tanghali at gabi ang pagbabantay ng ating bantay-bayan at syempre po ang ating volunteer, ang Bravo Riders, sa ating mga mag-aaral, high school at grade school. May mga insidente po tayo na ang Bravo Riders po ang nagiging gabay po upang yung pong grupo-grupo na nangyayari po sa high school nakantabay po lagi ang volunteer. Siyempre, ang bantay-bayan po nakantabay po sa kanila. Para po maiwasan po kung ano mong insidente sa pag-uwi po ng sa kanilang mga bahay-bahay. Next. Ang CBDRP graduation, ang Community-Based Drug Rehabilitation Program, na nagtapos po last Thursday upang ating mga best friend o mga gumamit or nagabayan po natin upang magpabagong buhay. Patuloy po ang programa po niya ng MADAC. Siyempre, may mga programa din po ang ating barangay upang ating mga best friend o mga naliligaw na landas sa mga pinagbabawal na droga, patuloy po ang mga activities. Tunayan po, meron din po tayong mga kinatok or mga nag-house visit po tayo. Kasama po natin ang bantay-bayan at ang mga ibang kapulisan upang i-remind o i-remind at pagsabihan po natin ang mga nangyayari po sa ating mga komunidad o sa mga ating mga kabarangay. Next po. Ang BADAC at BPOC meeting, monthly meeting po ito. Barangay Drug Abuse Council at Barangay Peace and Order Council upang pag-usapan po ang mga nangyayari po sa ating barangay, particular po yung pong siyempre yung sa pinagbabawal na gamot na nagpatuloy din po ang application po natin sa barangay drug clearing.
pinag-usapan din po natin ang mga nangyayari po sa vision order, particular po doon sa riding in tandem sa ngayon, na hindi natin na maiwasan po ito. No? Dahil nga po, ang kailangan po natin gawin dito is mag-ingat, patatiliing maging alerto, mapagmatyag, upang maiwasan po natin ang mga insidente ito. Wala pong pinipiling oras to, ha. Yung nga pong nangyari sa Barangay Palanan, na isang foreigner ang nasawi na dulot nga po ng insidenteng riding in tandem. Kaya po, pinagba, huwag na po tayo mag-cellphone o pag-ingatan po natin ang mga gamit po natin, lalo-lalo na sa kalye. Wala pong pinipiling oras po ito. Next po. Yan na. Patuloy din po ang operation po natin kapulisan. Tayo po ay nag-witness o nag-inventory sa mga nahuhuli na mga sa mga pinagbabawal na droga. Next. Yan po ang nasabi ko kanina. Nag-house visit po tayo sa ating mga friends upang ang layunin po natin is maiwasan po or mapatuloy pong pagkakaroon po ng mga operation po dito sa atin. Yung po yung part po ng ating application po sa Barangay Drug Clear. Next po. Ang ating senior citizen na nawala at naibalik po sa atin sa pamilya nila. Ito po ay siyempre ang ating mga bantay-bahay na nag-ikot po at nakita po ito sa isang ba nakita to? Naibalik po sa Kapinpin po, sa Kapinpin Evangelista sa kanilang pamilya. Next. Patuloy din po ang mabilis na pagtugon sa mga online concerns. Wala po pinipili. Siyempre, kailangan lang po ang tamang impormasyon upang matugunan o marespondihan ang anumang insidente o mga report o mga concern ng ating mga kabarangay. Next. Siyempre, ang zero waste program na kaisa po ang ating mga bantay-bayan na nagdadala po sila kahit ang ilang kilos po ang nadadala po ng ating mga bantay-bayan. Ang pag-a-assist po sa ating mga senioritos, senioritas, kahapon po sa monthly meeting po nila. Yan lang po ang aming report sa peace and order. Nawa po ang aming babala o pag maging mapagmatsyag sa ating sa kaparangay po natin. Hindi po tumitigil ang ating kapulisan, bantay-bayan sa pagbabantay po sa inyo at pag-remind sa anumang mga insidenteng nangyayari sa ating barangay. Muli po, huwag na po tayo mag-cellphone sa kalye. Yun lang po at magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat, Kagawad Richard Sakilayan at sa lahat ng bantay-bayan na pakawanin ng ating mga support group, yung auxiliary force sa ating mga tropa sa PCP4. Gandang umaga po sa inyong lahat. At kay Tita Maria Ferracides, good morning po sa inyo. Sa mga nanonood, Tita Jerry Adelias, good morning. Kay Tatay Guillermo Walati, shoutout po sa inyo. Kay Tita Sedin Lima, Lupot, Tagapabayapa. At sa ating kay Ate Becca Taupa, good morning po sa inyo. Sa atin ni Supervisor ng Education and Committee, Owen Ano Fable, good morning. At kay Bek Centeno, good morning po. At kay Tita Mariel Rele. Yan. At sa iba po, maaari po kayong maglagay ng mensahe ating pong SB page at ito po ay ating pong babasahin para po sa inyong pagbate, report at suggestion dito po ang inyong barangay council. Ang ating po next na reporter ay si Kagawad Rovir Hilario, ang head ng Public Works and Infrastructure Committee. Kagawad Robs.
audio check. Hello, hello. Yeah, audio check. Yeah, good morning. Good morning. Good morning po sa ating mahal na Kapitan Mario Montañez at sa mga kasamahan ko pong agawad at lahat po ng empleyado at mga nakasubaybay po sa aming weekly flag raising. Para po sa Committee ng Public Works and Infrastructure, ito po ang aming report. Last week po ay nagsagawa po tayo ng road humps installation sa kalye po ng Hizon Corner M. Reyes na in-request po ng mga residente dahil ito po ay isa sa tinutukoy nating accident prone area. Kadalasan nga po sa corner, nabanggit ni Kagawad Christian kanina, yung nabundol na senior citizen ay sa corner din siya na nabangga. So ito po ay aming ginagawa at kinakailangan po, meron pong petition letter na nagmumula rin naman po sa amin at pinipirmahan po ng mga residente. Next. At ito naman po yung continuation nung ating ginawang road hump sa General Lim Street between Apolinario and Rodriguez Ave na ni-request naman po ng ating bangka ng neighborhood president ng Lim Street. Next. At ito po yung ating sidewalk restoration na at manhole cover restoration na sinagawa po natin sa kalye po ng Rodriguez Street between EDSA and Bellarmino Street. Ayan po yung before and after picture. Next. At sa kalye po ng Bellarmino, sinimulan po natin yung ating massive declogging. Ito po ay tututukan natin lalo na po sa mga flood prone areas habang tag-init po, para pagdating po ng tag-ulan ay handa po tayo. At pagkatapos po namin mag-declog, yung mga debris po na nakuha mga nakuha po namin mula sa kanal ay atin pong inilalagay sa sako at hinahakot po after ng curing period. So kailangan po matuyo po muna yung mga debris na ating nakukuha. Next. At kasama po ni Topper at ni Kuya Tisoy, lahat po ng may mga food businesses ay atin pong pinadala ng sulat at pinaalalahanan na kailangan po mag-install tayo ng grease traps upang ang mga sebo ay hindi mapunta sa kanal dahil ito po ay namumuo at nagsasanhi po ng pagbaha. At inaasahan po namin na kayo po ay makikisa para rin naman po ito sa kapakanan ng karamihan, lalong-lalo na po pagdating po ng tag-ulan. Next. At kahapon po ay nagtapos ang crew leaders training course ng Boy Scout of the Philippines ng ating Bangkal High School. At tayo po ay naimbitahan upang magbigay ng mensahe sa kanilang closing ceremony. And I would like to congratulate Bangkal High School, the our principal, sa lahat po ng facilitators at mga trainers nila, dahil napaka-active po ng Boy Scouts ng Bangkal High School. At sa history po ng Bangkal High School, ngayon po nakapagtala ng maraming members at active na scouters. So yun po ang report ng inyong po lingkod. Magandang umaga po at maraming salamat po. At ito pa pala yung street lights na busted sa kalye po ng PB9 na inireport po sa atin ng Pantay Bayan personnel na si Kirby Baltao. At agad naman po nating finorward sa ating GC, kasama po dyan si Cap Mario at si Engineer Alden Albano ng DEPW Makati na naka-assign po sa street lights. Ayun po ang report ng Committee on Public Works and Infrastructure.
magandang umaga. Maraming salamat Agawa Droverilario at sa lahat ng ating pong infra personnel. Ayan, maraming salamat po doon po sa inyo po aktibong pag-check. Ito muli ang ating pong paalala, ang ating pong barangay ay nagsasagawa ng mga regular declaging. Pero ang ano man pong nakukuha sa ilalim po ng ating pong mga kanal, ito po ay hindi po tumutubo. Ito po ay galing po sa atin po mga kabahayan at hindi po disiplinadong pagdi-dispose ng mga gamit. At ito po ay ating isinasagawa. Huwag po sana nating itago po o gumawa ng anumang paraan na ikasisikip po ng ating po mga drainages. Dahil sa atin po pagdi-declag, ito po ay nakikita ng atin po mga drainage personnel at magiging sanhi po ng pagbaha sa inyong pong lugar sa panahon po ng tag-ulan. At kaya maraming salamat sa ating pong declaging personnel na nagre-report at nagbibigay po ng status sa kanilang pong declaging. Para naman po sa ating pong mga iba committee, muli ko pong bibigay si Kagawad Megpas para i-report ang Committee ng Social Services. In behalf of Kagawad Alet, Kagawad Meg, paki-report. Hello, good morning po ulit sa ating lahat. Para sa Social Services, direct. Ayun po, nagkaroon po ang monthly meeting ang ating mga senyorito at senyorita kahapon. Ayun po. At marami din naman po silang natutunan dito kasi marami na ituro, lalo na po doon sa kanilang mga pangkalusugan. Ayun po. Next po. At syempre, ang servisyo po ng ating social service, nakapag-gawa sila, nakatulong po sila na makakuha ng COMELEC certificate. 21 po sila. 38 ng mga MDR, yung data record ng ating mga kalugaran dito sa ating kabarangay. At 23 PhilHealth ID, 10 Makati Health Plus, isang PWD, at isang white card at isang blue card po ang itulong o naibahagi po nila sa ating dito po sa ating barangay. Next po. Ayun po. Ayun po, sa ngalan po ni Kag Allen Policarpio and Social Services, ayun po, lagi naman po talaga nakaalalay at nakaantabay po para makatulong po sa atin. So magandang umaga po at maraming salamat po sa atin. Maraming salamat Kagawad Weng at sa ating mga social service personnel na nakaalalay po at nagbibigay ng mga assistance sa mga social card application at sa ating po partner sa COMELEC at PhilHealth at iba pang national agencies umaalalay po upang dumos sa makatulong at hindi po masyado ma-istorbo ang ating po mga kabarangay. Okay. Next, in behalf naman po of Kagawad Babil Lawa, muli ko po ibibigay si Kagawad Richard Sakilayan upang ma-report po ang Clean and Green Committee. Kagawad Saki. Naka-mute pa, Kagawad Saki. Mute. Yaham, hindi po. Good morning. Yeah. Bati po ulit po ng magandang umaga sa ngalan po ng ating Clean and Green Committee, Kagawad Bamhil Dawa. Ito po ang report niya. Ang hazardous waste collection na siyempre upang pangalagaan ang ating komunidad, ito po'y pinag-iingatan at nilalagay sa tamang lugar ang ating mga hazardous waste collection. Next. Plastic collection tuwing Huwebes po, alas 8 ng magang alas 12. Ito po yung drive po ng Zero Waste Program
last Thursday nga po, yung house to house na kolekta po ang 21.85 kilos. Ang barangay collection na is 40.80, total of 62.65. Yung pong plastic collection po. Siyempre ang ating clean and gain, hindi po tumitigil, lalo na araw-araw o tuwing madaling araw po, naglilinis po sila. Ibigay lang po ang mga impormasyon na yung pong mga mahabang puno na nakaano po sa mga kuryente, ibigay lang po ang impormasyon upang matugunan ang inyong pong mga concern sa ating mga clean and green. Yun lang po, sangalan po ng ating kagawad Bamigdawa for Clean and Green Committee. Magandang umaga po sa inyo. Kap, nakamute po, Kap. Ay, yun, thank you. Yan, pagbate mula kay Tita Marise Govia, good morning po sa inyo. Kay Ate Pulupot, taga-Pabayapa, Lita Yalo, at kay Sister Emily Lamson, good morning po sa inyo. Okay, at muli ko rin po ibabalik si Kagawad Rover Hilario para naman po report in behalf of Kagawad Tricia Eusebio ng Education and Culture Committee ang kanya po accomplishment for the week. Kagawad Robs. Okay, good morning po ulit sa lahat. At ito naman po ang report ng Education and Culture Committee headed by Kagawad Tricia Eusebio. Nagpapasalamat po ang Committee ng Education and Culture sa Bravo Riders sa kanilang offline sita and assisting the students sa Bangkal High School tuwing papasok at uuwi po mula sa paaralan. At yung monthly BADAC meeting ay nandyan din po ang Committee ng Education and Culture Supervisor, si Ate Weng, and syempre po yung kanilang committee chairman na si Kagawad Tricia Eusebio. Ito po yung bagong part ng Zero Waste Movement, yung plaque o plastic lang ang katapat. 1 kilo ng plastic bottles in exchange for corporate attires. Yan, until supplies last. No, Kap, tama. Until supplies last po. Ba. Yan, next. At yung education e-library. Next. And yung opening ceremony of Boy Scout training, yung crew leaders training course, ay umattend po yung ating punong barangay at ang representative po ng Education and Culture Committee. Road to Zero Waste in Metro Manila seminar attended by our Education and Culture Committee Supervisor, Ms. Weng Balane, para po magkaroon ng new ideas na pwede nating i-apply dito po sa ating barangay. At yung patuloy na e-printing, which is free sa ating pong barangay hall, na nagmula pa nung nag-start yung new normal, ay patuloy po itong programa na ito. At syempre yung Bangkal Online Services na ang gumagabay po sa atin ay ang mga Education and Culture Committee personnel na sila Ate Edna at si Lynn. At yan po ang report ng Education and Culture Committee headed by Kagawad Tricia Eusebio. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat.
Yeah, maraming salamat, Kagawad Roms, at sa lahat ng kapanin ng Education and Culture Committee, Business Inspectors, at sa lahat sa iba pa na tumutulong po dito sa programa po natin na ito. At para naman po sa tanggapan po ng punong barangay, ito naman po ang aking pong inihandang report. At muli po, doon po Sabado. At doon po Biyernes sa kahapon, doon nagkaroon po tayo ng suspension ng classes. Biglang suspension po ng classes. Natuloy pa rin po ang naka-schedule ng crew training ng Boy Scout of the Philippines sa Bacal High School. Ito po ay 3-day training na nabanggit ka po ni Kagawad Rovir. Ang inyo po Barangay Bacal Council ay kasama ng buo dito mula umpisa hanggang dulo. Tayo po ang nagrepresenta ng ating Barangay Council sa umpisa upang buksan, formal na buksan ang kanila pong training. Kaya ang ating po pagbati sa pamunuan ng Bacal High School sa kanila pong principal, scout leaders at maging po sa kanila po mga training leaders doong ginanap na crew patrol. So tayo po ay nandoon. Pagdating naman po ng Sabado, ating po isinagawa ang bakalidad doubles, billiards blind doubles tournament. Ito po ay sakali ng Lukban. 12 teams po ang sumali at tayo po ay nagbibigay pagbati sa mga nadalo po dito. Ating pong second runner-up, si Jendel at si Mario. At ang ating pong champion ay si Rachel Sobera at Peko Sayaban. At ating pong first runner-up ay si Carlos Alipande at si G. Claridad. Yan, ayan po ang mga nadalo. Yun, mga nadalo po sa ating pong bakalidad. Doubles, blind doubles. Yan, si Carlos Alipande, garnering the silver medal para po sa ating pong sports tournament. At noong nakaraan linggo naman po, tayo ay nagsagawa ng ating pong buwanag senior monthly meeting under the new normal. Sa ating pong episode 10, tayo po'y muli nagkaroon ng special na bisita na nagbigay po na kanila po karanasan, kaalaman at nag-share po sa ating po mga senior citizens. At ang dami po nating attendees, 90. Kaya punong-puno po yung ating po lobby, 90 senior citizens po ang umatid kahapon. At ang nasa litrato po ay ating mga February birthday celebrants na umatid po sa atin po pagpupulong. So ito po ay nandito si ating po senior citizen president at Italindaa, kasama po si Kagawad Weng na umalalay din po sa atin at tayo naman po ang sumagot sa lahat po ng katanungan na ibinigay ng ating pong senior citizen. So, pagbati rin po natin sa ating mga bisita doon, si Max Dorado at si Tatay Jude Mirador na dati rin pong taga-Bakal. Yan. Tayo po ay pumasok sa panahon po ng Kwaresma at itong nakaraang Miyerkules ka po ay nag-umpisa, ito po ay naging kunyat, yung Ash Wednesday. Sa 40 days po, tayo po ay papasok sa panahon ng mahal na araw at kaya tabayan na po ang mga iyahanda pong mga aktibidades at tradisyonal na proyekto ng ating pong barangay Bacal Council patungkol po dito sa panahon po ng bagong normal. Ngayon po yung panahon na kung saan patuloy po tayo magdasal na tuloy-tuloy po nating maibalik ang mga tradisyonal na setup ng atin po mga proyekto at dahil mga nakaraang 3 taon ay hindi po ito pinapayagan. So asahan po ninyo na kami po ay maghahanda sa kapag ito po ay pwede na pong ituloy upang agad mas lalo po nating maramdaman ang diwa po ng mahal na. So, at muli ang pagbati po natin sa lahat po ng nanonood
dito po sa ating barangay. At magsama-sama po tayo patiliit. Kung ano ba po ang inyong pong report, bukas po ang ating pong barangay Bakal FB page, Bakal underscore official, para po sa inyong mga report upang agad po namin itong masolusyonan. So, ito po ang inyong pong barangay Bakal Council at ang ating pong pagbate. Huling pagbate, official na pagbate para po sa mga birthday celebrants ng buwan ng Pebrero. Ito po ang inyong pong barangay Bakal Council, One Bakal United. Magandang hapon, magandang umaga po sa inyo lahat.